pinabara kong bang mag-hide today. Pero hindi mo alam kung paano. So ngayon sa video natin, tuturuan ko kayo paano tayo mag-hide today. Bali meron tayo sa sampulan dito na mga takip ng crankcase ng ismas, mga repaps. Siyempre, ang pinaka-unang-unang gagawin ninyo is mag-order kayo ng ganito mga repaps. So, ito yung film ng hydro dip natin. So, meron tayo mga iba't ibang klase ng film na may iba't ibang klase ng pattern. Kagaya nito. Bali, may kamahalan ito mga repaps. Sa Lazada is nagkakahalaga ito ng 350 bawat isang metro mga repaps. Bali, kalahating metro by isang metro yung sukat ng mga ganitong klase. So, ito yung gagawin natin. Carbon ports, mga repaps. Siyempre, bago natin yan umpisan, mga repaps, lead natin yung mga subject natin na i-hide dip. Is kailangan natin pinturahan ko. So, ang gagawin natin, mga repaps, dahil carbon ports yung ating pattern, is lead natin to na i-metallic silver o ikukulay silver natin. Pero bago natin ikukulay metallic silver yan, lead muna natin yan na pakapitin yung ating primer dito. So, bali yung ginamit ko dito is epoxy primer na mga repaps para makapit pagka pinaint natin o binaiskota natin ng metallic na silver. After natin mag-primer is kailangan na natin itong isprayan ng metallic silver. So, hindi kasi pwedeng kulay black dito mga repaps, dahil pagka kulay black yung finish coat natin dito o yung in-spray natin dito na kulay is hindi yan magiging visible sa ating pattern na carbon forge. Basta tamang kulay lang o tamang kapal lang ng pintura yung ilalagay natin dito mga repaps. Hindi na ito kailangan na sobrang kapal pa na pagkakapintura. So, basta't mag-visible lang yung ating metallic silver dito is pwede na. Pagkatapos is prepare natin yung ating film mga repaps. So mapapansin nyo dito is glossy. Tapos dito naman sa likod niya is matte yan mga repaps. Kumbaga yung glossy yung nakataob dyan mga repaps. O para sigurado, dampihan mo ng basang daliri mo. Kung alin dito yung kakapit o titikit sa daliri mo, yun yung nakataob sa tubig. I-make sure lang natin na pagka nilapat natin yung ating project is may sosobra dyan mga repaps. Hindi pwedeng saktuhan lang. Isa pa sa pinaka-importante dito mga repaps na lalo na pagkabaguhan ka lang is need na natin na i-masking tape yung mga dulo niyan mga repaps para hindi ko mawala yung ating film pagka na-activate na natin. Bali, ganyan lang yan mga repaps. Pagkatapos, pwede na natin yan putulin gamit yung gunting o cutter blade.
bali pagka nailatag na natin yung ating pilbe sa ating tubig, kung saan yung may makintabis, yun yung nakataob ang arepa pips. Pagkatapos maghihintay lang tayo ng 60 seconds bago natin yan ispray ng activator. Bali, ganito nga pala yung itsura ng activator na nabibili sa online mga arepa pips. So meron tayong dito 500 level sa halagang 300 pesos ko ito nabili. Dahil pagka-inscribe nga pala natin ito ng activator mga arepa pips, huwag natin hayaan na sobrang lakas yung pressure ng hangin na lumalabas sa ating spray gun. Dahil pwede yun itong gitamit sa masira yung ating film pagka sobrang lakas ng hangin na binubugan ng ating spray gun. Bali, sa pagbabad naman mga arepa pips, need natin na alalay lang. Huwag natin hayaan na gumalaw yung tubig para hindi mag-alon-alon yung ating film dito. Para hindi siya madisporma syempre. Bali, pagkatapos natin mababad, is check natin kung may damage yung ating film mga arepa pips. Pagka napansin natin yan na walang damage, is pwede na natin yung banlawan. Need natin yung banlawan kasi may malagkit pa na nakalagay dyan. So need natin matanggal yung mga malalagkit gamit lang yung tubig mga arepa pips. At pagka binalawan natin is kailangan is dahan-dahan lang. Ngayon naman is papakita ko sa inyo o i-demo ko sa inyo kung paano yung kakalabasan pagka hindi natin nilagyan ng masking tape yung mga dulo ng ating film. So bali ito mapapansin yung mga arepa pips, hindi ako maglalagay dito ng masking tape. Kumbaga ibababad ko lang ito ng diretso. Bali sa mga nag-uumpisa pa lang na gumawa o mag-hydro dip o nagbabarak mag-hydro dip mga arepa pips, is maaari nyo ma-experience yung ganitong klase ng pag-hydro dip. Pagka ito ay hindi nyo dinagyan ng masking tape. Dito is mapapansin nyo na is maghiwa-hiwala yung pattern ng film at unti-unti na o dahan-dahan na masisira at hindi mo na magagamit pa. I-attempt na ibabad pa yung project dito dahil masasayang lang. Bali, pagkatapos natin tumabandawan at tatanggal na natin yung naglalagkit sa kanyang surface mga arepa pips, dito natin itong itap clear.